Hi beauties, welcome back to my channel. For today's video is a hair care video or tuturuan ko kayo paano ko ba inaalagaan yung bleach hair ko kasi madami sa inyo ang nagtatanong kung paano nga ba alagaan kapag ka na-bleach na yung hair or kapag ka sobrang damage niya na. So meron akong 4 steps na ginagawa sa buhok ko. So mag-start tayo kung paano ko ba siya kinukulayan. Please stay tuned till the end of the video kasi meron na naman po akong bagong pag-giveaway and today hindi po siya about the skincare. Hindi po skincare yung giveaway ko. Pang hair color po siya together with the bleaching powder. So sa mga gustong ma-achieve yung gantong color and ayun, hindi makalabas or walang budget. So this video is for you siguro. So kung gusto mong sumali, please stay until the end of the video kasi doon ko po sasabihin kung paano nyo mapapanalunan ng ating giveaway. So it contains 2 hair color, kasama na po yung oxidizing milk doon, tapos bleaching powder, tapos yung pang treatment ng hair nyo or conditioner. So without further ado, let's get into the video. So today, magkukulay po tayo muna ng hair. Kukunahin ko po muna yon. So, sana sasabi ko na dito yung pag-Brazilian blowout kasi lagi ko po siyang bina-Brazilian. So, din DIY ko lang po siya. Anyway, yung gagamitin ko po pang kulay today is itong Gremod. Alam niyo naman na yung ginagamit kong pang kulay is itong Sunrise. So, sabi kasi nila, ito lang daw yung karaniwang available sa mga store na binibilan nila. So, pareto po sila ang dark ash blonde. So, tatry natin kung same lang ba yung effect na sa hair ko kung magiging ashy din tong kulay ng hair ko. By the way, nakita niyo naman sa before yung itsura ng hair ko ngayon. Medyo nag-fade na po siya. Hair color ko lang po siya. By the way guys, sa mga nagtatanong kung bleach ko yung hair ko. Yes, bleach ko yung hair ko pero siguro 1 year na din siguro yung nakalipas since nung bleach ko yung hair ko. Ayan, eto na lang po yung bleach dyan. Tapos itong black hair ko, roots ko na po yan, hindi na po siya bleach. So, sa mga magtatanong kung ano po ba yung magandang pang-bleach ng buhok? So, try niyo po itong Sunbright series na bleaching powder. So, mura lang po. 20 pesos lang yata po sa mga store na nagtitinda ng mga pang-kulay or mga hair tools. Simulan na po natin ang kulay ng aking hair. Mixing bowl. Kahit ano po yan, basta kahit ano pong lalagyan yan, basta hindi siya metal. Kasi I heard na may reaction daw pag metal yung ginagamit. So, plastic container lang kahit hindi naman yung pitsura. Tapos, spoon pang halo. Applicator na pang apply na sa hair nyo. Pwede naman toothbrush kung kaya nyo. Pero, ayun, kung wala kayong gantong applicator. Lumang toothbrush, guys, ha? Huwag yung ginagamit nyo. Tapos, gloves kasi baka kumapit yung kulay sa kamay nyo. Tapos, yun. Simulan na po natin ang pagkukulay. Kanyo lang yung hair nyo yung ganyan. Tapos, magtira kayo ng konti. Gusto ko yung medyo ombre yung effect niya. Ayokong i-pull kasi parang maganda pag ombre. So, yung ombre is yung parang kalahati ng hair ko yung may kulay. So, basically, 1:1 ratio lang naman siya. Kung gano'ng kadami yung pangkulay nyo, ganun din kadami yung ilalagay nyo yung oxidizing milk, tapos inimix nyo lang siya mabuti. So, yun. Basically, ganun ko lang po siya rin kinukulayan and let it sit for about 30 minutes, 15 to 30 minutes. Okay na po yun. Pwede nyo na po siyang i-wash out. And after ko po siyang kulayan, hindi po ako nag-shampoo. Bali nag-conditioner lang po ako ng buhok. So, yung unang step na ginawa ko, kung paano ko nga ba inaalagaan yung hair ko. So, simulan natin dun sa pagkukulay. Hindi ko masasabi pag-aalaga to kasi normally, pag kinakulay mo hair mo, is dinadamage mo siya. Pero at least, hindi ko na siya binibleach. So, madami kasing
akong na-receive na comments about doon sa ginawa kong DIY ash blonde na sinasabi nila na mahirap daw hanapin yung nirecommend ko sa inyong pangkulay, which is yung sun bright na pang hair color na dark ash blonde. So marami sa inyo ang nagtatanong na pwede bang blemot, familiar kayo doon, kung pwedeng yun na lang yung gawing substitute dun nga po sa sun bright kasi yung blemot madali lang siya hanapin. So tinry ko nga po siya sa hair ko at ito po yung naging result niya. Parang hindi naman po siya dark ash blonde, parang more on coffee ashy blonde na hindi ko maintindihan, basta more on coffee siya. To be honest, mas gusto ko yung sun bright na dark ash blonde. Kasi si Bremod, kapag yung hair mo is naturally black hair, hindi siya ganong kukulay. Ang gating kalalabasan niya, parang brownish. Ayan, parang ganun yung magiging result niya sa hair nyo. On the other hand, yung sun bright kasi, na dati kong nirecommend sa previous video ko, kumukulay siya kahit hindi bleach yung buhok nyo. So, yun lang yung nakita kong friends nilang dalawa. Tapos si Bremod nga pala guys, kumbaga sa eyeshadow palette, hindi siya ganun ka-pigmented. Pero okay naman siya sa akin, naging coffee ashy nga lang yung kulay niya. Pero all in all, okay naman siya. So, after nyo po siyang makulayan, let it sit for at least 15 to 20 minutes. After nun, pwede nyo na siyang balawan. Hindi ko siya sinashampoo. Kasi pag sinampo nyo siya, maririnse off lang yung kulay or mawawash off lang yung color ng hair nyo. So, sayang naman, di ba? Kaya, ang ginagawa ko is kinukonditioner ko lang po siya and binababad ko yung conditioner for at least 30 minutes. Kasi nga, alam nyo naman na kapag ka nagko-color kayo ng hair, medyo matapang yon. Kaya, kailangan nyo din siyang bigyan ng treatment. So, yun. Kinabukasan doon ko lang siya isa-shampoo and i-conditioner ko din siya. Pero guys, nga pala, hindi po ako everyday nagsishampoo. Bali, every other day. Pero araw-araw po akong naliligo. Bali, kapag ka hindi ako nagsishampoo, conditioner lang po yung ina-apply ko sa buhok ko. Kasi I heard na kapag ka everyday ka nagsishampoo, nakaka-dry daw yung buhok. After noon, let's proceed now to aftercare ng hair ko kapag ka kinukulayan ko siya. So usually, ang ginagawa ko is nagsishampoo ako. Pero hindi nga po everyday. Tapos after ko mag-shampoo, rinse off lang. Tapos conditioner, siya po yung pinakaunang ginagawa ko kapag naliligo ako. Ina-apply ko na yung paborito kong shampoo. And by the way guys, yung ginagamit ko nga po palang shampoo is yung Palmolive na aloe vera. Kasi hindi po siya nakaka-dry ng hair. Hindi naman po halatang mahilig ako sa aloe vera, no? Pero sobrang love ko talaga yung mga may aloe vera formula. Kasi very moisturizing siya sa skin as well as sa hair. Tapos iyon nga po, after ko siyang shampoohin, nagko-conditioner na ako. And yung ginagamit ko nga po conditioner is yung Cream Silk na Argan Oil. Ata yun. Tapos pero yung kulay gold kasi sobrang bango niya and nagtatagal yung amoy niya sa hair mo 24 hours. Charing, hindi. Mga 12 hours yun. Tumatagal siya sa hair mo. Walang joke. Hindi po sponsored guys. So after ko mag-conditioner is sina-shower cup ko po siya. Everyday ko po yung ginagawa. Parang hot oil na din sa hair ko para madali niya talagang ma-receive yung mga treatment na nilalagay ko sa buhok ko. And after ko i-rinse off, sobrang soft ng hair ko. And dun na po papasok yung ika-third step. Yung ika-third step na ginagawa ko is binabatayin ko siya and binavolumize ko yung hair ko using blow dryer siya. So yung binoblow dry ko po siya, tapos gumagamit ako ng brush. Sobrang tagal na po sa akin ng brush na yan, siguro 3 taon na. Hindi ko pa rin siya nilet go kasi wala akong makitang katulad niya na medyo mataba. So yun po talaga yung nakakapagpa-volumize ng buhok ko and lower. Guys, pwede rin naman kayong kumamit ng ganito, pero nahihirapan kasi ako sa kanya kasi medyo mabigat siya. Kaya mas gamay ko yun. Thank you.
minsan gumagamit po ako ng rollers pagka marami akong time mag-ayos. So, gumagamit talaga ako ng rollers. Mag-insert na lang ako ng picture kung ano yung tsura niya dyan and kung paano ko siguro siya ginagawa. Kung yun makakapag-insert ako ng clip dyan. Pero, yan po yung itsura niya. And after ko pong i-volumize yung hair ko, pupunta na po tayo sa fourth step, which is yung pinakamatinding treatment talaga ng buhok ko. Kaya, hindi po talaga siya masyadong damage. Wow. Meron naman po siya mga split ends. Pero, again, hindi po siya sobrang dry na dry na dry na dry. Maganda pa rin naman po siya. Kasi nga po, bina-Brazilian blowout ko siya every 3 to 4 months. So, unfortunately, hindi ko po siya madedemo sa inyo kasi nag-order po ako ng pang-Brazilian. So, kinansel po ni seller yung order ko kaya hindi ko siya madedemo sa inyo. Pero I promise you guys na magagawa ko ng separate video about dun sa DIY Brazilian blowout. Kaya-kaya niyo pong gawin yun kasi sobrang tali lang. And sobrang ganda ng treatment na yun, wow. I swear. Dun lang po talaga nabubuhay yung bleach hair ko. Kaya sa mga may bleach hair dyan, try nyo yung Brazilian blowout. Meron din akong video nun, pero hindi siya DIY, home service daw siya. Pero anyway, lalagay ko na lang yung link niya down in the description box below. Hopefully guys, nakatulong tong video na to para dun sa mga taong damage na yung buhok. At talaga sa mga taong curious kung paano ko po binovolumize yung short hair ko and kung paano ko siya inaalagaan. And nga pala guys, kalimutan ko bagitin na every 2 months or every month, nagpapatrim po ako ng buhok kasi para maging healthy po or mabilis po kumaba yung buhok ko. So yun lang guys, thank you guys all so so much for watching. Tapos guys, naisipan ko magpa-giveaway ng pang hair color and pang treatment ng hair. And yung mechanics, kung paano nyo mapapanalunan yung pang hair color is at the description box below. Check nyo na lang po yun kung paano nyo siya mapapanalunan. So yun lang po. Again, and thank you so so much for watching. Stay safe, stay hydrated, stay at home. Probably I'll see you on my next one. And I think to myself, what a wonderful